Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Alam niyo po ako yung natutuwa dahil nung umaga, first time na record sa SLC, na nag-attendance tayo ng 60 ng morning, nang walang event. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Parang ganito rin kanina. Diba? At sana magtuloy-tuloy na. Nagulat nga ako na wala namang event, pero umabot tayo ng 61. Binila ko, na-excite ako, nagbilang talaga ako. 61 dahil. Ba? Kasi mostly attendance natin ng first service ay 20, 30, yan. Pag naka-30, ma-okay na eh. Eh, ang attendance natin ng mga 60, 70 pataas, ito at saka mamayang hapon. Diba? Kaya nasanay ako ng gano'n, nagulat ako ng umaga. Kaya salamat sa Panginoon at alam ko yung message natin na unity ay talagang pinakita natin. Amen? Sige po. Ngayon po, tayo, bago magsimula, tayo po muna yung manalangin. Purihin kayo Diyos, Lord. Marami pong salamat muli sa hapong ito, Panginoon. Thank you, Lord. At in your presence, Lord, ay aking dinudulog ang aming muling bagong serye, Panginoon, ngayong buwan ng Pebrero, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na meron kaming panibagong gagawin, Panginoon, para sa inyo, Lord. Tulungan mo, Lord, ang inyong lingkod na magbibigay, Panginoon, ng mensahe na nanggagaling sa inyo, Diyos. Nawa, Lord, ay ito'y maabot at makuha, Panginoon, at matutunan ng iyong mga anak, Panginoon. At ito'y magrema sa kanilang mga buhay, ilagay nila sa kanilang mga puso, upang, Lord, yung mensahe na nais mong maipagawa sa amin ay magawa po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Itago mo ako, Lord, sa iyong likuran upang ang iyong salita na siyang nais mong marinig ay siya lang pong makikita at maririnig sa inyong lingkod. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po yung bago nating serious message na kalaan, We Are One. Medyo magkarugtong po sila eh. Nakaraan, gusto natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa bilang mga body of Christ ng Salt and Light. At ngayon po, yung susunod nating series yan ay The Movement. Amen. Kasi alam nyo po, ipinapanalangin natin nung 21-day pray and fast na tapos natin ay magkaroon po tayo ng yung ating church, ay yung evangelism, yung prayer portray, yung campus ministry ay maging matagumpay. Amen? Talaga, ito po yung gusto natin na yung mga panalangin natin para sa church ay mangyari. Kaya yan po yung ating The Movement. Ito po yung pinakatalata natin. Next, yan. Ang sabi sa mga gawa, 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Alam niyo po, ito pong nakaraan po, sabi lang tayo yung unity natin, and then ngayon, meron po tayong mga pagkilos o mga gagawin para maging matagumpay po yung pagpapanalo natin ng mga kaluluwa kay Kristo. Alam niyo po, minsan tayo po mga mananampalataya, ang mindset natin pag nag-church, basta mag-church lang tayo, na hindi natin alam na ang Diyos meron ding gustong ipagawa sa atin. Diba? Meron ding gusto ipagawa sa atin na yung bagay na tayo yung magtutulong-tulong. At isa nga rito yung binanggit dito, yung magiging saksi tayo. Pag sinabing saksi, hindi yan yung hindi tayo yung saksi ng Jehovah, hindi po. Yung magiging witness tayo para kay Christ. In sa madali salita, mag-share tayo ng Word of God, o at hindi, kung hindi natin kaya, yung nag-i-invite tayo, di ba, mostly mga nag-i-invite po tayo eh. Yung maging bahagi tayo ng Great Commission ni Lord. Di ba, kaya sabi nga po dyan, di ba, sabi dyan, subalit tatanggap kayo ng pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang paliwanag nga po ng mga Bible scholar, yung mga Hudyo kasi, ito yung time na pumanik na si Christ sa langit. Diba? Ito na yung time na pumanik siya, ito yung pananalita niya. Sabi niya ni Christ, yun yung binanggit niya sa kanyang mga alagad. At ito yung sabi niya, na tayo ay magiging saksi, ibig sabihin, magbabahagi kayo, ipapatotoo niyo ako. Maging saksi kayo na naging kasama ko kayo, ako'y nangaral ng salita ng Diyos para sa kaligtasan. At sabi nga ng mga Bible scholar, pag sinabing Jerusalem, mga Hudyo kasi yan, yung muna doon sa mga lahi ng mga Hudyo. At hindi lang doon sa mga lahi ng Hudyo, tapos lampas, di ba? Pagkatapos ng Judea, siguro yung mga maglabas ng mga kamag-anak natin, mga katrabaho natin, yung sisyera natin. Una,
yung mga pamilya natin. Yun ang una natin dapat share na word. Pangalawa, yung Hodea, yung mga labas, kaibigan, katrabaho, kaklase. Tapos yung dunod, yung Samaria, medyo malayo-layo na yan. Diba, lalampas na tayo. Siguro mga sa Luzon, sa Bisaya, ganyan. And then hanggang sa dulo ng daigdig. Tignan nyo nung ginawa ng mga alagad yan, nakarating sa atin yung word of God. Kaya nandito tayo ngayon. Diba? Kaya tayo, ganun din yung gagawin natin. Alam nyo, ito yung pinaka-passion ng church eh. Ang passion natin, talagang makapag-share ng word of God, hindi lang yung sabi natin, hindi lang yung numero. Gusto natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos, yun yung magagawa po natin. Amen. Kaya yung unang mong series natin, gusto muna natin magkaroon tayo ng unity. Ang hirap naman magsasaksi tayo, mag-share tayo, hindi tayo nagkakaisa. Diba, hindi tayo nagkakasundo doon sa gagawin natin. Kaya ito yung sunod natin, yung ano natin na the movement. Amen. Yan po yung pag-uusapan natin. Amen. Sabihin nyo nga po, the movement. Yeah. Ibig sabihin yung mga yung pagkilos na gagawin po natin. Ano ba ibig sabihin ng the movement? Ang sabi po rito, ito po ay series of organized activities in which many people work together to do or achieve something. Di ba kaya nga yung pagkilos natin na gagawin, yung pagkilos natin hindi yung ano ha, hindi yung pagre-rebelde sa gobyerno o ano man mga bagay. Yung gagawin natin para sa Diyos to. Di ba sabi dyan, series of organized activities. Nakita nyo kaya meron tayong prayer and fasting. 21 days yun, gabi-gabi nandito tayo. Tapos nagkaroon tayo ng week of prayer. Tatlong araw, di ba, sunod-sunod yung consecration, cleansing of sin, consecration, and then anointing of oil. Diba, nakita natin yung mga ginagawa natin din. Yun yung mga series of organized activity. Magkakaroon tayo ng prayer for three. Yung mga kabataan, nag-campus ministry na sila. Diba, nakita nyo yung mga ginagawa po natin. Yung po yung sinasabi natin ng mga pagkilos na ginagawa natin. And then sabi dyan, many people work together to do ano? Or achieve something. Ang gusto natin ma-achieve sa buhay at bilang dito, bilang church kaya tayo nag-i-exist, yun yung ginagawa natin. Kasi hindi na tayo ano eh, pag wala naman church, wala na eh. Diba kaya tayo yung gagamitin ng Diyos sa labas. Hindi po tayo manakaya tayo, hindi tayo tinawag ng Diyos na nandito para lang tayo mag-church. Diba? At hindi naman, ibig sabihin, kahit nandyan, yung bang sabihan na yung mga kakilala natin, diba? Hindi naman yung katulad na talagang mga ngaral ka. Alam ko, hindi naman kayo nag-aral ng mga Bible school. Hindi tayo ganun, ano, diba? Yung bang sa atin, lagi natin sinasabi, yung bang mag-invite ka lang. At dito, pagdating dito, dito na siya makikinig. Diba? Ang sabi nga ng Romans 10:17, ang pananampalataya, nagsisimula saan? Sa pakikinig. Hindi magkakaroon ng pananampalataya ang bawat tao kapag walang maririnig. Kaya tayo, yung siguro ang pinakatrabaho natin, yung pagiging saksi natin, yung dali nila natin dito sa church o sa cell group, isama po natin. Amen? Kaya yun po yung natin. Next. Alam nyo po, ito po nga na natin, pag-uusapan natin ngayon at sa buong buwan ng Pebrero ay tungkol sa aklat ng mga gawa. Diba? Sige po. Yan. Ito po yung ano, pinaka... Ano po yung ibig sabihin ng ano yung mga nakasulat sa aklat ng mga gawa? At ang pinaka ano po niyan, ang pinaka center verse yung Acts 1:8. Kaya doon sa Acts 1:8, lahat ng mga sunod na talata, kung ano yung ginanggit ni Christ, yun yung mga nandoon sa Acts ano, sa aklat ng mga gawa. Pag binasa niyo po 'yan. Ang sumuklat po ng aklat ng mga gawa si Lucas. Si Apostol Lucas, siya rin po yung nasa Lucas sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, siya rin po 'yon. At siya rin po ay hindi lang apostol, doktor din po siya. Si Apostol Lucas. Sabi diyan, ang pangunahing layunin ng mga aklat ng mga gawa ay ilahad kung paano ipalaganap ang unang tagasunod ni Jesus ang magandang balita sa Jerusalem. Nakita niyo, yun yung pinaka number one purpose at layunin ng Book of Acts, maipalaganap ang mabuting balita. Nung sila'y nangangaral, yung mga alagad ni Kristo, nung sila'y nangangaral, nung umakyat na siya sa langit, yung sa aklat ng mga gawa, yun yung number one na gagawin nila. At tayo ngayon, yun din po yung ginagawa natin. Nag-church tayo rito, pero yung number one na ginagawa natin, makapagpanalo ng mga kaluluwa kay Kristo. Amen? Sabi dyan, sa buong Hudeya, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Next. Sabi dyan, ito ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano na nagsimula sa bansang Hudyo hanggang sa naging isang pananampalatayang lumaganap sa buong daigdig. Kaya dito sa pagbinasa nyo yung aklat ng mga gawa, dyan nyo po makikita, dyan nauna yung katulad ng ginagawa natin ngayon. Yung mga pananampalatayang Kristiyano. Yung sinasabi natin mga full gospel, mga born again,
yung mga Pentecostal, yung mga Baptist, di ba? Halos pare-paras yung ginagawa natin eh. Diyan po makikita natin diyan. Mababasa nyo diyan kung ano yung ginagawa nila, yun din po yung ginagawa natin ngayon. Nakakalagay yan sa aklat ng mga gawa. Next, ang sabi po dyan, next slide. Sinikap ding ipakita ng mayakda ni Apostol Lucas na ang bagong pananampalatayang ito ay hindi pampuliting samahan na naghimagsik laban sa mga imperyong Romano, kundi ito ay katuparan sa relihiyon ng mga Hudyo. Yung ginagawa nila noon, hindi po para sa ano yun, di ba? Sabi nga hindi yun sa paghihimagsik. Pero alam niyo, di ba, hinuhuli si ano noon eh. Sila Pablo noon eh. Yung mga po, di ba kasi, alam naman natin ang nagrereklamo kapwa rin mga relihiyon. Yung mga Pariseo, di ba? Yung grupo nila Pablo noon nung hindi pa po nagiging alagad ng Panginoon si Paul. Di ba? Kaya makita natin, yun yung purpose noon, yung religion, di ba? Yung relihiyong Kristiyano ay maipalaganap sa mga Hudyo. Amen. Kaya makita natin, yan po yung pinakalayunin ng Acts. Pag binaso niya po yan, yung aklat ng mga gawa. Kaya nga yung pinaka-center text niya, yung Acts 1:8. Amen? Kaya nga po rito, next. Yan. Ito po yung mga pag-uusapan natin. Yan. Yung una, ngayon pong araw na ito, committed disciples. Next Sunday, anointed people. Na third Sunday, supportive congregation. And the last Sunday is the right purpose. Yung picture na pinakita ko po yan, yan po yung mga apostol, yung nagmi-meeting na po sila. Sila Pedro, sila Juan, di ba? Wala pa si Pablo dyan. Di ba? Wala pa si Pablo dyan. Di ba? Yung lahat, yung 12 alagad. Labing isa lang nga pala dyan, wala pa dyan si ano. Kasi magbobotohan sila dyan, papalitan si Judas. Di ba? Si Judas, papalitan dyan. Amen. Next. Yan. Ito po yung pinaka-text natin ngayong araw na ito. Yung kanina, yung pinaka-serious text natin. Ngayong araw sa Committed Disciples, ito po yung pinaka-ating talata. Sa Gawa 1:21-22, kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya ay, ito na ito, merong pipiliin, ang gusto nila dapat ang pipiliin, ano raw, kasakasama namin sa buong panahon kasama kami ng Panginoong Jesus. Ang nagsasalita po rito si Apostol Pedro. Kumbaga sa ano siya yung nangungunang ngayon doon sa panahon na yon. Kaya sabi niya dapat, si Judas dapat mapalitan, mabubuo ulit silang 12. Kasi yun yung ginamit ni Jesus Christ eh. Kaya dapat 12 din sila, maliban pa doon sa mga ibang mga alagad. Katulad sa church, di ba tayo yung G12 natin, meron primary 12 at meron tayong mga 144 leaders. Ganon din po yon, yung 12 nila kinakailangan mabuo yun. Kasi yun yung gusto ni Christ eh. Sabi niya, ang dapat ang qualities nito, kasakasama namin sa buong panahon kasama ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismo ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakit na sa langit. Dapat ang pipiliin daw na makakasama nila ay yung kasama ni Christ. Ibig sabihin yung qualities ng ano disciples, ng committed disciples na roon. Amen. Kaya yun yung puyo kaya kasi magsisimula na po silang ano eh. Magsisimula na silang kumilos, mangangaral na sila. Yung, sabi ko nga, binakasan natin yung Acts 1:8. Then nag-meeting sila, nagpulong sila. Sabi, dapat palitan natin, dapat kasakasama ni Pablo, ni Christ. Kasi ano, mangangaral na po silang lahat eh. Mangangaral na sila. Kaya tayo po, ganun din yung ginagawa din po natin ngayon. Kinakailangan bago tayong mangaral at bago tayong maging saksi. Sabi ko, lahat tayo. At hindi mo naman sabi ko, hindi ko kinakailangan maging ano, Bible school graduate. Diba? Yung malaking factor lang sa atin, sinasabi ko sa inyo, i-share mo lang yung buhay mo o kaya mag-invite ka. Diba? Pero dapat merong qualities kasi yun ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Next. Yan. Ito po yung pamagat natin, the qualities of committed disciples. Diba? Yung mga katangian ng isang mga matapat na disipulo ng ating Panginoon. Dapat meron tayo nito. Yung pag-uusapan natin, ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Diba? Ikaw yon. Dapat ito yung taglay-taglay mo. Kasi mag-i-invite ka or mag-share ka, i-share mo yung life mo. Amen. Alam nyo, part natin lahat to. Diba? Minsan, iniisip natin sa church, trabaho ng mga leader yan eh. Trabaho ni pastor yan eh. Tama naman po. Pero hindi natin kakayanin lahat. Nakita nyo si Jesus Christ? Pumili ng 12. Bakit? Alam ni Christ, hindi kahit siya ay Diyos, di ba? Alam niya na mahihirapan din siya. Alam niya, kailangan niya ng katuwang.
Maliba sa 12, pumili pa siya ng 72. Diba? Kaya ganun. Kaya makita na ganun din tayo, hindi namin kakayanin. Dapat lahat tayo magtutulong-tulong. Diba? At hindi naman, ibig sabihin, yung gagawin natin, hindi naman ganun pantay-pantay. Diba? Ibig sabihin, pero yung pinaka-thoughts, yung pinaka-layunan, yung pinaka-purpose, pare-parehas. Yung iba, nagsishare. Merong one-verse evangelism. Nagsishare talaga ng Word of God. Yung iba, nag-i-invite. Yung iba, nagpe-pray. Yun, halos ganun yung mga pare-parehas na gagawin natin. Diba? Ito, every year talagang ginagawa natin. Kaya lang ngayon, ina-upgrade ni Lord yung mga ginagawa po natin ngayon. Diba, medyo nile-level up natin kasi nga, nagbabago rin yung panahon. At saka nakikita natin yung mga nagiging kakulangan natin ng mga nakaraan. Amen? Sige, next slide. Ayan. Ito po, sabi nga po, alam nyo po, bakit committed disciples? Butigan natin ha. Ito po kasi yung sa Lucas 10:1, yung sumulat din aklat ng mga gawa. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. Yung mga qualification ng committed disciples. Sabi niya, pagkatapos ito, pumili pa ang Panginoon ng 72 ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan. Ito po yung pinapahayo niya na yung pinili niya pang 72. At isa po rito, yung binanggit sa, binanggit ko kanina, next slide. Next slide. Yan, yung binanggit sa aklat ng mga gawa, yung sinabing, kailangan siya ay isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong kasama ng Panginoong Sus. Walang iba kung sino po yan, si Matias po yun, yung napili nila. At yung iba na mga kasama pa nila ron. Kaya dito makikita natin, doon sa Lucas, doon tayo magpo-focus, yung sa sinulat ni Lucas, kung ano yung qualities ng committed disciple, yung binabanggit na to. Yung kailangan siya ikasama sa amin sa buong panahon ng aming Panginoong Kristo. Kasi yun din po dapat yung qualities na meron tayo. Eh, may naintindihan po ba? Sigurado po kayo, ha? Sigurado po kayo naintindihan. Medyo kasi, binibigyan ko lang po ng nasa look ako, bumalik ako sa Acts. Kasi gusto kong bigyan pansin yung binanggit dito sa aklat ng mga gawa. Tapos doon sa, konektado kasi yun sa Lucas eh, yung binanggit ni Christ eh, yung word na kasakasama ni Christ. Diba? Kaya doon sa aklat ng mga gawa, sabi niya pumili siya ng 72 ron. Kasi mas nauna yung kaysa rito eh. Nauna yung sa Lucas bago itong talatang ito. Nauna kasi noon sa Lucas, buhay pa si Christ. Dito hindi na. Hindi na kasi buhay rito. Hindi naman pala patay. Nasa langit na pala, umakyat na sa langit. Hindi pala, sorry. Amen. Sige, next slide. Ayan. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon today. What qualities should committed disciple have that go into soul winning and discipleship? Ayan. Yung katangian natin. Diba? Tayo po yung binabanggit dito na kapag tayo ay mag-i-invite, mag-share ng Word of God. Tandaan po natin yan, sabi ko ha, hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka niligtas ng Diyos para mag-church lang, kundi ito, maging bahagi ito ng gagawin natin. I mean, kaya ganun sa pagiging Christian, medyo napaka-complicated nga sabi nila. Diba? Hindi ba pwedeng simba na lang paglinggo? Diba? Yung gusto, diba? Kasi hindi naman kasi yun yung sa pagpunta sa langit, hindi naman yun lang sinabi na magsimba ka lang linggo-linggo eh. Yung magpakabait ka lang, di ba? Pag binasa mong Bible, naku, daming pinagagawa ni Christ. Kaya yung iba, hindi nila alam na ganun eh. Minsan, naaanohan nila tayo na ang dami naman niya ginagawa sa inyo. Baka tulad yun, meron pa kayong 21 days, mauubusan kami ng damit niyan. Sabi ng iba, di ba? Biro mo, gabi-gabi, nandito ka. Di ba? Yun ang gusto ng paggawa. Di ba? Ang sinasabi nga natin eh, gustong-gusto mong pumunta sa langit, yung pagpunta sa church, hindi hirap na hirap ka nga eh. Diba? Yun yung madalas na binabanggit natin. Diba? Pag tinanong, gusto mo bang mapunta ng langit? Amen! Pero tignan mo, pagpunta sa church, hirap na hirap pumunta. Diba? Kaya yung pagpunta sa langit, ganun din kahirap. Yung pagpunta nga rito, nahihirap pa ka, lalo na sa langit. Tama ko ba? Kaya ganun, kung medyo mahirap, medyo komplikado, bakit kami pa ba gagawa niyan? Pero iniisip mo dyan sa upon, kami pa ba gagawa niyan, Pastor? Tayo po lahat. Katuwang lang po kayo. Diba? Ako po, kami po mga leader, kami bahala rito, ibigay yung word of God sa ila, katuwang lang po namin kayo sa mga bagay na ito. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen. Ito po yung mga qualities. Ito po yung tatlong pag-uusapan natin. Next slide. Yan. The qualities of committed disciples. Una, be spiritually minded. Pangalawa, be focused.
Pangatlo, be flexible. Yan lang po yung tatlong na yan na pag-uusapan natin ngayong hapon. Yan po yung qualities na hinahanap na yung binanggit ni Christ dun po sa aklat ng mga Lucas. Ba yung sinabi niya na yung 72, sabi niya magdala-dalawa kayo. Nakita niyo, nakakita na po kayo ng mga uniform na dala-dalawa, nag-share ng Word of God. Talaga sila, ano nila, in-apply nila talaga ng dala-dalawa. Mga Mormon siya tayo. Diba naka-uniform sila? Nakita niyo, dala-dalawa sila lagi. Kung nakakita na kayo niyan. Yung minsan yung mga foreigner, pero ang galing managalog, no? Kahit foreigner, galing niya. Dala-dalawa sila lagi. In-apply nila yung nasa Lucas. Nang nangaral sila, talagang dala-dalawa, di ba? Talagang ano, no? Napaka-dogmatic, eh, no? Dala-dalawa talaga. Eh. Di ba pwedeng tatlo, apat, o isa lang? Tayo, kahit ilang basta't ipangaral si Kristo. Pero wala namang pumasama ron. Wala namang masama doon sa ginawa ng mga, alam ko, Mormons or Jehovah's Witness yun. Amen. Sige. Next. Ayan. Una, be spiritually minded. Dapat kapag tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, gusto ni Christ, sabi niya doon sa 72, dapat yung ating kaisipan, dapat mga spiritual ang dating. Di ba? Ayan. Sabi, basahin po natin yung Lucas 10:4a. Sabi diyan, huwag kayong magsipagdala ng supot, ng salapi, ng supot mo ng pagkain, ng mga panyapakman, at huwag kayong magsibate kaninong mang tao sa daan. Diba? Dito, gusto ni Christ, kapag nangangaral ka, sabi niya, kahit hindi, huwag na kayong magdala ng mga pera, huwag dala kayong magpagkain, ng mga panyapak, basta't kinakailangan, ang isipan nyo lang, tungkol, ipokus nyo lang doon kay Christ, mangaral tayo ng salita ng Diyos. Dapat spiritually minded kayo. Huwag yung inlipin yung mga material na bagay na yan, sabi ni Christ, kahit di na kayo magdala niyan. Diba? Pag mangangaral nyo, diba? Ano ba yung ibig sabihin niyan na spiritually minded? Para mas lalo natin maliwanagan. Una, next one. Yan. Don't be concerned about physical preparation. Pag sinabing spiritually minded, kapag tayo ay nag-share ng Word of God, kapag tayo ay nag-i-invite, tayo nag-wi-win ng tao, ng soul kay Christ, dapat, ano tayo, huwag tayong masyadong concerned doon sa physical na preparasyon. Ang sabi ni Pablo sa aklat ng mga Kolosas, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa langit, na kinuroro na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi yung mga bagay na panlupa. Kasi minsan iniisip kasi ng mga alagad, aba, hayo kami, kailangan namin pera. Kailangan namin ng damit. Kailangan namin ng payapak. Pero sabi ni Christ, huwag na kayong magdala niyan. Diba? I-focus nyo lang yung isip nyo sa pangangaral. Mamaya makikita natin bakit binanggit ni Christ yung mga bagay na yun. Eba, kaya ganyan po, kapag tayo po ay nangangaral, yung physical preparation, ibig sabihin po nito, amen, ibig sabihin ng physical preparation, sabi rito, ay tayo po ay yung mga ngaral na, ibig sabihin, isang iniisip kasi natin, wala akong pera, wala akong pamasahe, di ba? Wala akong kakain, iniisip natin kasi yung mga bagay na kapag nag-share tayo eh. Di ba? Iniisip natin, pag mag-invite ako eh, naku, wala akong pangpapakain sa kanya. Di ba? Madalas, iniisip natin, pinakakain, di ba? Kasi minsan, i-invite mo yun eh. Eh, minsan, kailangan mo ng pamasahe, kailangan mo ng pera, kinakailangan. Baka mamaya wala rin siyang damit, kailangan kailangan maayos. Diba sabi ni Christ, huwag mong isipin na yan. Be spirit, but hindi yan ang pinaka-concern natin. Hindi yan yung pinaka-concern natin. Diba? Hindi yan yung pinaka-concern natin. Kinakailangan isipin mo lang kung paano mo siya madadala kay Kristo. Paano mo ma-i-share ang salita ng Diyos. Huwag ka masyadong mag-concern sa physical preparasyon. Diba? Bagamat mangaral tayo, pero hindi yan yung pinako. Dapat ito mo sa langit yung mga bagay na iisipin natin. Amen. Kaya yun yung sabi po ng ato. Pangalawa, hindi lang yan. Pangalawa, sabi dyan, don't be tempted by the spirit of materialism. Sabi dyan, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos sa halip bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo ay buong katapatan kaming nangangaral. Minsan kasi pag nangangaral tayo o nag-share tayo ng Word Gab, gusto natin ano, no? Parang may kapalit, di ba? Wala bang ano dyan? Wala ba kaming pamasahe? Wala ba kaming pagkain? Di ba?
Minsan iniisip natin may ganyan, minsan mayroong mga nangangaral. Natatandaan ko noon yung ito kasing dati po kasi beautiful temple to. Doon sa mga bago rito, mga ngayon lang, napalitan lang kami ng Salt and Light Church noong 2018 yata, 18 ba tayo napalitan? Tama, no? Noong ano po, noong siguro mga year 19, kasi matagal na po ito sa ano, sa Baseco. I think 1992 o 1991, doon pa sa Block 15 yata yung, tama ba? Nay Block 15 yung nandun. O, dati nandun yung church na to. Nung hindi pa nasusunog, nandun po ito. At meron pong isang pastor na itinalaga ron, ay hindi pa po ako pastor noon, katulad nyo pa rin, umaattend din na po ako. Ay tinalaga siya ng Panginoon, ng aming senior pastor, ay nilagay siya ron. Kasi doon sa Baseco, madaming inilalagay na pastor po dyan, papalit-palit eh. Meron isang inilagay dyan, siguro mga nakaisa o dalawang linggo lang siya. Kasi nga po, ang mga miyembrong umaattend lang doon, siguro mga dalawang po, marami na yun eh. Ang problema, meron siyang asawa, hindi masusustentuhan. Inisip niya yung, kaya kailangan mangangaral ako, paano yung pamilya ko? Diba? Kaya alam niyo, after 1 week o 2 weeks, nag-resign na kagad siya eh. Tandaan na natin, tandaan niyo po ito, ang pangangaral ng salita ng Diyos, amen? Ang pangangaral ng salita ng Diyos, tandaan po natin yan, ay hindi natin dito concern ng pera. Bagamat kailangan mo ang pera, diba, kaya nga sabi ni Christ doon sa una natin, hindi yun yung physical preference. Kasi yung spirit of materialism ang iniisip natin. Eh. Wala ka ba tiwala sa Diyos? Inilagay ka dyan? Diba? Kasi iniisip niya siguro, pero ang nagiging bigay lang noon, siguro baka, ewan ko, kung maabot ng 1,000. Maabot 1,000 na Yoli. Kasi si mga nanay Yoli, mga nauna eh. Ibig sabihin, may edad na si nanay Yoli. Diba? Sila nanay Yoli mga nauna noon, sila nanay Rose. Diba? Talagang yung nando kami sa lugar doon eh, ang ginagamit pa namin mga pagkumakanta yung ano eh, yung tagto, yung Manila paper. Oh, yung Manila paper. Ginagamit pa, nilipat mong ganyan, diba? Manila paper. Tapos sila EJ no, maliliit pa yan, binubuhat namin. Nandun na ba no? Wala pa si Dada no? nandun na ba yan? Wala pa siyan. Si Jeff, maliit pa si Jeff noon. Ando na. Ngayon yata, lumaki na si Jeff. Ayun, yung mga bata pa na, maliliit pa yung mga anak ko noon. Tsaka laging pag ano po ron, pagdating ng August, kung mga matatag na sa Baseco rito, high tide lagi. Kaya laging baharon. Pagdating ng August, July, August, talagang sumusuong kami ron. Baha talaga po ron. Biro mo, ganun yung inilagay ng pastor doon. Ganun, kaya siguro alam ko, hindi ko alam kung umabot, hindi siya umabot kasi nga, concern niya pera eh. Masabi nga po, di ba, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, ano yan, di ba? Hindi yan na kinakalangan na ano. Kasi pag meron kang spirit of materialism, iniisip mo yung mga material na bagay. Oo, kailangan yan, pero kapag dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya tayo po, pag nangangaral, maghahayag ng salita ng Diyos, diba, huwag niyong isipin yan. Diba? Huwag niyong isipin na walang, pastor, wala kami. Pag nag-invite ako, baka mamaya, magano na maghanap ng pagkain, wala akong may papakain dyan. Pupunta ako, wala akong pampamasahe. Diba? Wala akong pantawag. Diba? Baka mamaya, sabihin pa niyan, wala siyang damit, pwede ba manghiram ng damit? Diba? Kaya yun po iisip natin. Huwag natin isipin yan, no? Yung mga bagay na yan. Pangatlo, next. Don't doubt on daily needs. Diba? Halos magkakoneksyon yung tatlong yan eh. Diba? Ang sabi po ito, ang ganda ng talata nito doon sa mga taong talaga nag-aalinlangan sa Panginoon. Sabi niya sa Matthew 6:31-32, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayong kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam man ang inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito? O bakit magda-doubt ka? Kung inilagay ka ng Panginoon, sinabayan ka ni pastor ng cell leader mo, oy, pupunta tayo ron, mag-share tayo doon sa mga kabataan. Wala, di ba? Oy, tayo, magpupunta tayo ron, mga ngaral tayo. Wala ba tayong pastor, wala tayong pagkain, wala. Huwag mo nga isipin yun. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Yung pangangailangan natin ngayon, alam na ng Diyos yan. Alam na ng Diyos, kaya huwag kang mag-iisip na yung pang, lalo na pag naging leader ka, naging ano ka,
Huwag mong isipin na pababayaan ka ng Panginoon. Kaya sabi niya, di ba? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan. Sabi niya, di ba, sa una, huwag kayong mag-alala. Baka kayo kapusin sa pagkain. Kaya nga nakita niyo, pagdating, i-connecta natin yung sapatid sa pagbibigay. Huwag kayong mag-alala. Di ba? Kaya dito, next slide. Ayan. Bakit sinabi ng Diyos? Bakit sinabi niya, don't doubt on daily needs? Sabi ng Panginoon kasi, to build faith in God as their provider. Gusto ng Diyos sa atin pong lahat, maging ano to, mabuild yung pananampalataya natin na ang Diyos ang ating great provider. Yun yung layunin niya na huwag kang mag-alinlangan kapag mangangaral ka. Huwag mong isipin ng pera, huwag mong isipin yung mga material na bagay. Kasi, ang sabi ng Panginoon, gusto niya, mabuild yung faith na yung Diyos ang ating provider. Yung Diyos yung magbibigay ng mga pangangailangan natin. Amen. Kaya nga, di ba, yung Matthew 6:33, di ba, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo, itong talatang itong gasgas na yan eh. Diba? Pero minsan, hindi natin pinaniniwalaan eh. Unahin mo lang yung Diyos. Alam niyo, isang yung testimony natin, si yung kabataan natin, si Angelina Melon, yung ginang kasi, nag-testimony siya doon sa, saan ba siya nag-testimony? Hindi sa gawain, di ba? 21 days. 21 days ba? Anong the importance of young people? Si, yung isa po nating kabataan dito, si Angelina Melon, ay kumanta pala kanina, no? Nandito pala kanina, no? Ay, nag-ano po, meron po kasi tayong camp noong December. Eh, yung camp natin December, natapat ng, ano ba nila, final? Final exam nila, college po yun, sa UDM. Nag-aaral siya ng teacher, major in, sa science yata siya, no? Sa science eh, sa high school, ba? Eh, natapat ng ano po? Natapat ng final exam yung ating gawain sa mga kabataan. Pero alam ko, Jay, nagpaalam siya, di ba? Nagpaalam naman po siya. Pero alam nyo, pinanindigan niya itong talatang ito. Pinanindigan niya yung talatang yan. Aatin siya ng gawain. Eh, kasi, ano yung sinasabi natin? Build faith. Diba? Bagamat hindi provider, pero yung build faith. Diba? Yung unahin ng Panginoon. Alam nyo po, ginawa niya po yun. Hindi siya, umatin siya ng gawain. Eh, talaga nung nandun nga sa ano, nagkaroon pa ng problema yun. Diba? Nagkaroon ng problema doon sa kanya eh. Pero alam nyo po, diba, ginawa niya, hindi siya umatin, hindi siya kumuha ng exam. At alam nyo po ba, nung nagbigayan na ng grade, sa buong kurso nila, siya pa rin po yung naging top 1. Wala na pa siyang final exam. Wala pang final exam po yun. Ha? Siya pa rin po yung nag-top 1. Kasi inuna niya yung Panginoon. Yun? Eh, yun lang po. Bakit? Build faith in God. Ito, build in faith God as a provider. Kaya po tayo, huwag tayong mag-ano, no? Labanan lang ng pananampalataya ito eh. Tandaan niyo po yan. Yung pag sinabing pananampalataya, naniniwala ka doon sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Yung mga imposible bagay, yun yung labanan ng ganun po yan eh. Kaya minsan, nagtataka ka, bakit sa akin hindi nangyayari? Paano nagda-doubt ka? Paano mangyayari? Ang sabi nga ng Diyos kanina, di ba? Sa itaas nito, magkasunod lang oh, Matthew 6, 31-32, tapos 33. Sabi niya sa taas, di ba? Sabi niya, alam ko na lahat ng pangangailangan nyo, damit, alam ko na yan. Pagkain, alam ko na yan. Pera, alam ko na yan. Huwag kang mag-alilangan, unahin mo lang ako. Lahat yan, ibibigay ko sa iyo yan. Ano ba ibig sabihin unahin? Hindi ibig sabihin unahin, dito ka lagi sa church. Basta sa lahat ng pagkakataon, Diyos ang uunahin mo lang. Hindi sinabing tumira ka na sa church, di ba, na talagang lahat ng ano, di ba, hindi ganun. Unahin mo lang lagi sa lahat ng pagkakataon ng Diyos sa iyong buhay. Kahit na may trabaho ka, huwag mong kakalimutan yung Linggo, yung mga gawain, uunahin mo lang lagi ang Diyos. Pag merong karamdaman ka, mananalangin ka, uunahin mo ang Diyos. Pag may problema ka, mananalangin ka, uunahin mo lagi ang Diyos. Yun yung sinasabi ng Matthew 6:33. I-connecta natin sa ating mga pagpangaral, ganun din daw. Huwag mong isipin na, yung paano po, pastor eh, ganito eh, baka kulangin, baka kapusin, ba, wala akong pagtulong, di ba? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Hindi lang to build faith, ha? Pangalawa, sabi yan, be content whatever God has given us.
makontento na tayo. Di ba sa ating pangangaral, di ba sa ating pong pangangaral, makontento ko na kung ano yung nasa iyo. Ganun nga yan, kasi binibuild mo ngayon faith mo eh. Diba sabi niyan, sa Lucas 10:7, makituloy kayo sa bahay na yon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuloyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat tumanggap ng sahod. Diba dito makikita po natin, ito na yung inutusan sila eh, ng mangaral. Sabi niya, kapag nangangaral kayo, pag may inihain sa inyo, kainin nyo. Diba? Kainin nyo kung ano yung mangihain sa inyo dyan. Diba? Kainin nyo, ibig sabihin na makontento kayo kung pinakain kayo ng, alam mo, pinakain kayo ng lugaw, okay lang. Pinakain kayo ng munggo, kainin nyo ba? Diba? Kung ano, makontento ba? Yun yung ibig sabihin niya, diba? Kaya nga huwag yung isipin yung mga material pagdating sa mga bagay na yan. Diba? Yun yung gusto niya. Na kapag tayo po, ipo yung ibig sabihin natin na be spiritually minded. Diba? Hindi tayo nakapokus sa mga material na bagay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Pangalawa, ano po yung qualities na kailangan natin bilang disciples? Be focused. Amen. Sabihin mo sa katimim mo, be focused. Amen. Amen. Basahin po natin. Ang sabi po ng Lucas 10:4a, huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi. B na pala ito, no? Sorry, no? Kanina yung A. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga panyapakman. Ang sabi ni Christ, huwag kayong magsibate kanino mang tao sa daan. Kapag nangangaral ka raw, huwag mo na rin basta't focus ka lang. Pag may mga bumabati, huwag mo nang batiin. Basta't kung ano yung pinagawa ko sa inyo, mangaral kayo, mangaral lang kayo. Eh, ililituhin lang kayo niyan. I-discourage lang kayo ng mga taong yan. Kaya pag nangangaral kayo, sabi ni Christ, dire-diretso lang, mangaral kayo. Kung ano yung pinagagawa, yun lang ang gawin. Diba? Yun sabi niya. Kaya doon pangalawa, dapat kapag nangangaral tayo, be focused. Diba? Ano yung gagawin natin para maging focus? Next. Yan. Continuous prayer to the unsaved, you win in Christ. Para maging focus tayo, diba? Kayo po ba mayroong gustong maipanalo? Pag sinabi ko maipanalo kay Kristo, yung mga bago rito, yung madala natin sa paanan ng Panginoon, sa madalit salita, yung maborn again, mabago ang buhay. Kayo ba mayroong mga taong ganyan na ipinapanalangin? Dapat mayroon po. Huwag lang po tayo yung sarili natin. Tandaan po natin ang kaligtasan, individual. Pag sinabi kong individual, ikaw ang nakasalalay sa iyo, yung kumapupunta ka sa langit, hindi. Hindi sa akin, hindi sa nanay mo, hindi sa tatay mo, hindi sa kaibigan mo. Kaya kung concerned ka sa mga magulang mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, dapat pinagpe-pray mo sila na makilala nila ang Panginoon, na mabago yung kanilang buhay. Pastor, mabuti naman yung mga, mabuti yung asawa ko eh. Hindi lahat, hindi yun yung access papunta sa langit, yung mabuti yung tao. Diba? Basahin po natin ang Biblia, Ephesians 2:8-9, ang kaligtasan. Regalo ng Diyos to. Hindi dahil sa ating mga gawa, tayo maliligtas. Kundi ito ay regalo ng Diyos sa atin. Amen? Kaya dito kinakailangan natin yung mga mahal natin sa buhay, mga saved. Yung po yung unang ipagpe-pray natin, isa-save natin. Yung po kaya dapat meron tayong number yung quality natin. Number one, be spiritual naman. Dapat pangalawa, be focused. Ipanalangin po natin sila. Diba? Continuous lang yung prayer. Eh, pastor, eh talagang kahit pinapanalangin, parang walang nagbabago kay tatay, kay nanay. Eh. Kahit doon sa asawa ko, ganun. Kote lang, tuloy-tuloy lang. Focus ka lang doon. Huwag kang mag-aalinlangan. Basahin natin yung talata. 1 Timothy 2:1. Tignan niyo po ito hanggang 4 eh. Una sa lahat, ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pasasalamat tungkol sa lahat ng tao. Binanggit po dyan lahat ng tao. Diba? Kaya walang pinipili. Diba? Next. Sabi dyan, patungkol sa mga hari at lahat ng matataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Next. Sa 3 to 4, ito ay mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin doon sa mga unchurched people, sa mga unsaved people, sabi dyan, ito ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Diba kaya makita nyo, kapag tayo ay gusto natin silang maipanalo kay Kristo, focus lang tayo, kahit ano ang nangyayari, ipatuloy-tuloy mo lang yung panalangin mo sa Kanya. Sabi dyan, na nagnanais na ang lahat ng tao
ay maligtas at makarating sa pagkilala ng katotohanan. Diba? Dire, maganda, no? Wala na po itong talinhaga. Diretso na binabanggit yan ni Paul. Na ipanalangin natin tayo yung mamamagitan para sa kanila para malaman nila yung kaligtasan at yung katotohanan. Amen. Kaya dito dapat, pag kahit nakita, di ba, yung mga misa, yung mga pinagpe-pray natin, nakikita natin parang hindi nagbabago, tuloy-tuloy lang po. Ipag-pray nyo lang po sila. Focus lang po kayo kung ano yung gusto nyo para sa kanila. Kasi darating lang yung pag sumuko po kayo, wala na mangyayari. Di ba? Ang dami na natin mga testimony rito na talagang, ano ba, yung testimony nila kaya, ba yun, kuya Ian, di ba, sila talagang matagal bago talaga nakaano sa ating Panginoon eh. Tsaka kahit nakikita nyo na hindi maganda yung ginagawa, para bang hihinto na kayo, wag po kayong hihinto. Dahil sabi po ng next, ano, sabi po ng usunod na talata, magsipanalangin kayong walang patid. Ano ibig sabihin niya? Pastor, ano ba yan? Yung pagsinabi, siyempre, pag walang patid, hindi na puputol. Pastor, kahit ano, na dire-diretso ba panalangin ko, kahit nandito na, hindi. Ang ibig sabihin po ng walang patid, maging matyaga. Diba? Pag sinabing walang patid, diba, tuloy-tuloy kang nananalangin. Sinabing tuloy-tuloy yung pagiging matyaga mo sa pananalangin. Kaya yung mga ipinapanalo natin kay Kristo, yung gusto natin mga mabagong buhay, madala natin sa church, maging matyaga kang ipanalangin yan. Diba? Kaya doon, nakapokus ka lang po doon. Diba? Pag na, kahit nakikita mo na meron siyang mga ginagawang iba, nakita mo na parang pastor, parang hindi ko madadala sa church. Diba? Dumaan na yan. Kahit matagal yan, continue lang. Ako, meron ako mga pinapre-pray na ganyan. Talaga nakikita hanggang ngayon, hindi pa rin. Siguro mga 10 taon na yata hanggang ngayon, nakita ko, hindi pa rin nagbabago. Pero diretso lang. Diba? Dire-diretso lang kasi kapag umindi ka. Ang sabi ng James, kapag tabog tayo, yung mga panalangin ay tayo po ay nagiging double-minded. Huwag ka nang umasa na tugunin ng Diyos yung panalangin mo. Bakit? Nag-doubt ka na eh. Diba? Nag-alilangan ka na sa Diyos. Eh, wala ka ba tiwala sa akin? Eh, ang Diyos, may purpose ang Diyos, bakit matagal? Diba? Sabi nga ng Romans 8:28, ang lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip niya para sa kabutihan. Misa nakikita mo, hindi maganda, pero alam mo, mayroong purpose ang Diyos. Diba? Bakit matagal? Mayroong purpose ang Diyos eh. Kasi lahat ng bagay na nangyayari sa atin, alam ng Diyos yan. Diba? Hindi, alam, gusto ba ng Diyos na mapahamak tayo? Hindi. Gusto ng Diyos na maging mabuti yung lahat ng kalalagayan natin sa buhay. Amen. Kaya tayo, yung mga ipanapanalan natin dapat, focus lang po kayo. Continue praying po yan. Amen? Pangalawa, hindi lang continuous prayer, don't be afraid of persecution and rejection. Minsan kasi pag nag-share tayo, di ba, lahat mahal natin sa buhay, o kaya yung mga kakilala natin, di ba, minsan na pag nakita natin, amen, pag nakita natin na medyo hindi maayos yung buhay, hindi maayos yung mukha, mga hitsura ng mukha, parang ayaw na yun, tatakot tayo, di ba? Dito, mahal nyo ba yung mga mahal nyo sa buhay? Amen. Dito makikita natin, o yung mga BFF nyo, yung mga kakilala nyo, at sila rin po ba, eh, meron ba kayong passion na madala rin sila maging katulad natin? Ang sabi ng unang Juan 4:18, walang anumang takot sa pag-ibig. Sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang sino mang natatakot ay hindi pa lubusang umiibig. Kapag ikaw ay natatakot ka na siya ay ipanalo kay Kristo, dahil baka ma-persecute ka. Ano ba ibig sabihin persecute? Di ba, nag-share ka, alam mo, pwede ba kita maisama sa church? Alam mo kasi ganito, di ba? Baka iniisip mo, baka ano yun ito, we born again. Hallelujah, di ba? Persecute ka eh. Di ba? Bawal sa inyo. Di ba? Ganun. Yung parang binubuli ka, natatakot ka, sabi daw yon, hindi mo pa siya lubos ang mahal. Kasi kung talagang mahal mo siya, kahit ipe-persecute ka, i-share mo siya ng Word of God. O kaya i-re-reject ka. Di ba? Yung biro mo, kaya ang tagal-tagal mo na, di ba? Mula nang simula, pinagpe-pray mo na siya, lahat ginagawa mo na, nililibre mo. Diba? Sige, kung saan mo sinasama. Tapos sabi mo, napunta tayo sa church pag ganito. Ah. Pagdating ng araw na pupuntayin mo na, sabi, ay naku, may lakad kami. Patay. Nireject ka na. Biglang nagkaroon ng lakad. Biro mo, ang dami mo nang naubos papakain sa Jollibee, sa McDonald's. Diba? Kasi
lahat ginagawa natin, di ba? Pinakain mo sa choking, tapos sinama mo pa kung saan mo sinama, sinama mo sa binis, pumunta kayo ng SM, tapos, oy, sa March 5, ha? Punsama tayo rin, ha? Sa March 5, pumunta tayo sa church. So, pagdating ng March 5, ay, naku, may lakad pala kami, patay, reject. Di ba? Kaya, para bang natatayaw mo, ay, ayoko na, susunod, ay, ayoko na mag-share, ayoko na mag-ano. Nare-reject din, eh. Wag, di ba? Sabi nga, kaya nga, focus lang, eh. Kaya sabi yan, di ba, yung sino mang natatakot ay hindi palubot. Pag mahal mo yung isang tao, hindi ka natatakot ma-persecute o ma-reject. Di ba, hindi ka natatakot. Kapag mahal mo yung tao, ah. Di ba, kapag mahal mo. Kasi, yung passion natin, eh. Di ba, yung passion natin na gusto ko. Ako, sa totoo lang po, nung ako yung na-born again, nakita ko yung ano na, hindi pa ako pastor, ah. Nakita ko yung, sarap pala sa maging Christian. Gusto ko rin maranasan ng iba. Kasi kala ko noon, nung hindi pa ako born again, parang kasi pinagtatawanan nung panahon kasi 1980s, 89, doon ako na born again, 89, 1990, mainit yung mga krusada noon, eh. Pinagtatawanan yung mga born again noon. Eh. Diba, pag nagkukrusada sa mga ano, binabato, diba? Binabato tayo. Kaya sabi ko, ayoko noon eh. Kaya sabi ko, wala, parang masarap, mas masarap sa barkada. Diba kasi mga barkada ko, mga drug user, mga sugarol, eh sama-sama kami, diba? Grupo kami, pangalan nga ng grupo namin, Batang Tondo po ako, ha? The Born Loser, ganda, no? Born Loser, talo ka agad eh. Yung kami, yung mga barkada, may kasama kaming isang baklaro, masaya kami. Ayoko ma-born again. Pero alam nyo, nung nakilala ko ang po, tinanggap ko, grabe pala, iba pala. Ewan ko kung ganun rin nararamdaman nyo, ha? Ako hindi dahil pastor sinasabi, pero ganun, ayokong maging ipokrito o maging sinungaling. Ganyan yung naranasan. Kaya ang naging passion ko sa life, gusto ko yung ibang maranasan din nila yung naranasan ko. Diba? Hindi doon sa mga material na bagay. Yung maramdaman mo yung Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Diba? Hindi mo man nakikita, nararamdaman mo no, sa lahat ng pagkakataon, nararamdaman mo ang Diyos nandun. Minsan kala natin pag meron mga problema, parang wala na ang Diyos eh. Tandaan nyo, God is in control. Magkaroon man tayo ng problema, katulad niyo ba, nangyari kila tatay, ano, kila Rocky Paclibar, di ba? Wala pang trabaho, tapos na-disgrasya pa si tatay, walang disaster. Sabi ko nga kay tatay, alam niyo, tay, God is in control. Kung meron man nagiging problema, ang Diyos, control pa rin yan yung lahat ng bagay. Hindi tayo pababayaan, sabi ko sa kanya. Amen. Kaya makita natin mga kapatid, huwag tayo matakot sa mga bagay. Amen. Pangatlo, next. Be focused, remember the Great Commission. Tandaan po natin yung Great Commission ng ating Panginoon. Ano yung Great Commission? Nung bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya sa mga alagad, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa loob ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Next. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutusan niyo. Ito maganda. Tandaan niyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Sasamahan niya tayo. Sa pangangaral natin, pag-share natin, sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Yung po yung pangalawa natin, be focused. Diba? Kaya kinakailangan, remember the Great Commission. Huwag kayong matakot sa rejection and persecution. Continue prayer. Yung po yung gagawin natin para makapokus tayo. Ito po yung quality na meron po yung mga alagad ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Panghuli at pangatlo, be flexible. Ang sabi ng Lucas 10:8, pagpasok ninyo sa isang bayan na tinanggap kayo, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Ano po yung ibig sabihin niyan? Be flexible. Ibig sabihin, pag flexible, pwede kang, ano ka ba? Pwede ka sa iba't ibang mga bagay. Dito, sabi ni Christ, kapag binigyan kayo ng pagkain, sabi niya, kainin niyo anumang ihain sa inyo. Di ba? Pag sabi, huwag kang masela. Pag inihain ka ng mga, paano ito? Yung mga exotic food, kainin mo yan ba? Amen. Nangangaral ka eh. Alam mo, nangangaral ka eh. Kumakain sila ng exotic food. Ay, hindi kami kumakain yan. Ay, naku, wala na, tabla ka na. Kain ka rin. Sabi ni Christ, di ba? Kainin nyo anong mang ihain sa inyo. Huwag tayong maselan.
Ibig sabihin, flexible ka. Kung hindi ka kumakain nun, ba dapat kumain ka rin nun? Kung hindi mo ginagawa isang bagay para masave mo siya, o ba gawin mo rin yun? Di ba? Kaya dito, dapat flexible ka. Kapag nag-share ka ng Word of God, flexible ka. Huwag ka lang naka-stand doon sa attitude mo. Di ba? Kung ikaw kumakain lang ng pansit, di ka kumakain ng pansit, di ba? Pang spaghetti ka lang, ba kumain ka ng pansit? Pag inahinang ka. Di ba? Kaya ganun po, di ba? Kaya nga ganun, kinakailangan flexible tayo doon sa mag-inagawa kasi hindi ka makakapag ano yan. Di ba? Kaya nga sinabi ni Christ eh, pag ganyan gagawin niyo, ba hindi kayo makakapagpanalo ng kaluwa kay Kristo. Hindi kayo makakapaghikayat niyan. Paano niyo sila masyashare ng Word of God? Eh, doon pa lang pala sa pagkain. Inainan kayo na hindi mo kinakain, hindi ka na kumain. Di ba? Kaya kakainin mo yan, lulunin mo na lang. Di ba? Huwag mo nang nguyain. Amen? Yan po yung kailangan natin. Tingnan natin, paano ba tayo magiging flexible? Number one, we must willing to humble ourselves. Dapat magpakababa tayo. Di ba? Dapat magpakababa tayo katulad ng ginawa ni Paul. Ito yung ginawa ni Paul nung siya'y nangangaral eh. Nagpakababa siya. Sabi niya, malaya at ako at alipin, ninuman ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang ano, makahigayat ako ng mas marami sa Panginoon. Hindi niya iniisip, di ba ibig sabihin ng mag-humble yourself, hindi niya iniisip ni Paul yung kanyang kalalagayan, yung kanyang karapatan, yung kanyang estado sa buhay, yung kanyang katungkulan. Ganon din po tayo. Di ba? Kapag tayo po ay nangangaral, ganon din yung gawin natin. Diba? Hindi natin iisipin yung ating sarili. Ang isipin natin kung ano po yung inahayagan natin. Halimbawa, kung ano man yung katatayuan natin sa buhay, dapat kung mas mataas siya sa'yo, kung mas mataas ka sa kanya, magpapaano ka. Magiging humble ka. Diba? Huwag mo nang isipin yung karapatan mo. Diba? Katulad nga doon sa pagkain. Diba? Pag hindi ka kumakain, dapat kumain ka rin nun. Ibaba mo yung sarili mo. Diba? Kung sanay ka kumain ng mga milk tea, mga pangmayamang pagkain, eh pag pinakain ka nung hindi pangmayaman, diba? Ang ulam nila, tuyo at bagoong. Diba? O kaya ang ulam nila, yung pangalan to, eh, siguro pag din natin, oh, Brad, kain ka muna, hinainang ka ng ano? Hinainang ka ng kanin na ang sabaw, eh, kape. Diba? Yung mga ganang ulam, eh. Eh, di ba, ganun kami, araw kumakain kami ganun. Masarap nga yun sa tutong eh. Eh, di ba? Hinainan ka ng mga ganung pagkain, bay, kainin mo yan. Kahit nasanay kang kumain ng mga Jollibee, pang McDo ka. Di ba, kinakailangan magpapakababa ka. Yun ang turo ni Christ para makahigayat po tayo. Yun yung number one, isa sa mga katangian na dapat taglay-taglay natin. Diba? Kung sila talagang mahihirap, dapat ikaw, pailalim ka, diba? Yung mga karapatan, ano man yung katungkulan natin, diba? Tayo man ay may katungkulan sa, halimbawa, sa barangay, eh ikaw, kagawa, do chairman, share mo, pangkaranan ba? Huwag mo sabihin na, eh chairman ako, ako eh, kagawa ako eh. Dapat, hindi ganun. Eh sa trabaho, manager ako. Eh sa trabaho, ganito katungkulan ko. Ako nag-uutos dun. Ngayon, ikaw, kahit ikaw utusan, magpapaalipin ka para lang maano siya. Yun yung sinabi ni Paul, be flexible. Kaya mong gumalaw kahit saan. Amen? Pangalawa, hindi lang humble ourselves. Pangalawa, sabi dyan, getting along with everyone. Ang sabi po ng 1 Corinto 9:12, ang sabi ni Pablo, sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ano sabi dyan? Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Kanina, doon sa magpapailalim ka, mas marami masasave mo kasi talagang ano eh, mahirap eh. Pero dito yung papantayan mo siya, sabi niya kahit ilan basta makasave lang. Hindi man marami pero makakasave ka. Ang kanina nagpapailalim ka, talagang magpapahumble ka eh. Ito yung papantayan mo naman sila. Papantayan mo yung kalalagayan. Sabi nga po rito, hindi natin dapat isipin na binago ni Pablo yung kanyang doktrina o mensahe upang makaakit ng iba. Ngunit babaguhin niya yung kanyang pag-uugali at paraan ng paglapit. Diba? Ibig sabihin makibagay, Pastor, pag sinabi, nag-share ako sa mga nagdag-drugs, magdag-drugs din ba ako? Hindi naman. Alam mo namang masama yun, siyempre, maging matalino ka naman.
Makikibagay ka lang, sasabay ka lang sa kanila, pero yung ginagawa nila, huwag mong gagawin. Marunong ka lang, maging matalino ka lang. Pag nakita mo, yung share mo, mga naglalaro ng basketball, kahit hindi ka naglalaro, maglaro ka. Diba? Kahit yung mga tira mo talagang walang pumapasok, puro papalayo lahat. Diba? Dahil, diba? Pag nakita mo, mga medyo mahilig sumayaw, abay, sumama ka rin. Subukan mo lang na sumayaw kahit puro kaliwa yung kapa mo. Diba? Eh, paano mo masisharean yun? Kinakailangan papantay ang babagaya mo. Diba? Ganun, para bang yung mga ano lang po yan eh. Kaya lang, huwag natin gayahin yung ano, diba yung mga deep penetrating agent, diba tawag, yung mga NBI. Diba kaya pag pinapasok niyan yung mga, pangalan nito? Diba yung mga drugs, pinapasok niyan. Sumasabay din sila, ganun din ginagawa nila. Kaya lang sila, ginagawa din nila yung pagdadrugs. Tayo hindi ganun. Eh, papantayan lang natin, titignan kung ano yung ginagawa lang nila, ganun din yung gagawin natin, babagayan lang natin sila. Ang sabi ni Paul, di ba? Sabi niya dyan, makibagay sa lahat upang sa lahat ng para makapagligtas, di ba? Ganun yung ganun, gagabayan, papantayan lang natin yung ginagawa nila. Kung ano yung ginagawa, kasi nagsishare ka eh. Di ba? Kung ano yung ginagawa, sasabayan mo lang sila, pero pag alam mo na against the word of God, alam mo na yung gagawin mo dapat. Sasabay ka pa rin, pero hindi mo na gagawin yun. Di ba? Sasabay ka na, ba? Nag-iinuman sila, iinuman ka rin. Mamaya, mauna ka pang malasing dyan. Di ba? Mamaya, ikaw na share ng ano. Di ba? Katulad ako, pinagmamalaki ko lagi yung father ko. Nung araw, kaya laging galit na galit ang mother ko dyan eh. Nung nakakilala ang father ko, 1987, at talagang ano yun eh, nakikita ko sa lugar namin, yung barkada niya kasi nung araw, mga manginginom. Kaya ginagawa ng father ko, hindi ko nagawa yun, matapang father ko. Sa inuman ng mga kasama niya sa trabaho, nag-share siya. Nag-share po siya ron, pero hindi siya umiinom. Umuupo lang siya ron. Sineshare niya ng word of God, kahit mga lasing na yung mga kumpare niya. Ikaw naman, oh, Berning, oh. Berning pangalan mo eh. Alam na namin yan, di ba? Eh, ang father ko eh, alam niyo, kailangan, di ba? Tapos darating na yung mother ko. Ano ka, Berning? Hindi ko talaga pinagtatawanan ka lang yan. Hindi na rito. Yung mother ko, masungit yun. Doon yata nagmana si Sarah. Masungit yung mother ko. Pag ano yun, talagang inihila yung tatay ko. Nakikita ko yung ama ko noon. Kasi pinagtatawanan kasi yung father ko. Nakikita ko, pinagtatawanan ng mga barkada niya. Pinagtatawanan. Kaya makita natin ganun, di ba? Babagay ka lang, pero hindi mo gagawin yung mga bagay niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. May natutunan po ba tayo? Yung sinasabi ko, tayo po yan, ha? Yung po yung mga magiging dapat katangian natin. Amen. Last, yan. Alam niyo po, tayo rito sa church, meron tayong 21-day prayer at next week of fire. Kasi yan po yung preparation natin para makapag-win ng soul. Diba? Alam niyo, talagang ganun yung passion natin sa Christ, eh. May nagsasacrifice tayo dun sa mga bagay na gagawin natin. Kasi gusto natin ma-achieve natin yung ano, bagay na pinapangarap natin. Ano ba yung mga gusto natin sa church, di ba? Isa sa mga vision ng church natin, magkaroon tayo ng mga churches sa ibang part ng mundo o na ibang na ating bansa. At syempre, yung community natin, eh, maipanalo natin kay Kristo. Kaya kinakailangan, meron tayong mga preparasyon ginagawa. Kaya yung mga ginagawa natin yan, hindi lang yan basta programa. Di ba? Nagpe-prayer 21 days, nagpe-pray tayo. Then, meron tayong week of fire, yung week of fire natin, yung magkakaroon tayo, magkukumi tayo, yung irerepent natin, isusuko natin yung mga kasalanan natin. Kasi ang hirap, paghahayo ka na, eh, punong-puno ka pala ng kasalanan, hindi magbawagi. Talo sa laban, pag ganun eh. Amen? Kaya yung po yung mga ginakaya ngayon po, yun yung pinaka-passion natin sa Christ, hindi natin winawala ito taon-taon. At kahit na, di ba, dumadaan yung pa rin yung inaano natin, kasi nga, kaya tayo nag-i-exist, sabi ko sa inyo, dahil dyan. Di ba? Kaya tayo nandito pa, kasi tayo yung ano, salt and light. Tayo yung magpapaalat sa kanila para manatili sila, ma-preserve sila. Tayo yung magliliwanag sa kanila. Diba? Para maliwanagan yung kanilang buhay. Diba? Tayo nga, wala namang ibang gagawa nung kundi tayo eh. Diba? Kaya tayo, magtutulong-tulong tayo sa bagay na yan. Kaya dapat yung passion natin, gagawin natin kahit mahirap.
Diba? Kahit mahirap, mag-sakripisyo tayo, gagawin natin yung mga bagay niyan. At ito naman po yung magandang nagiging bunga. Basahin po natin. Ang sabi ng mga Gawa 2:41, ito po, nakita nyo magkakarugtong yan, ha? Yung ginawa nila Pedro. Sabi niyan, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na yon ay may 3,000 kaluluwa. Diba nakita natin, di ba, nung ginawa nila yung mga bagay noon, nangaral sila, nung sinabi ni Christ, tapos yung mga qualities ng ano, dala-dala nila, taglay-taglay nila, dun nakita natin nung nangaral sila, 3,000. Amen. Masaya na ba tayo yan? Amen. Ba 3,000 na saved noon? Eh tayo, yun yung minano natin, hindi man ganyang karami, pero nakita natin, di ba? Na talagang makita natin pag nandito, yung sabi ko nga po, dapat yung, di ba, katulad ng passion ni Christ, di ba, sabi niya na nakita niya yung mga tao, parot-parito. Sabi niya, naaawa siya, maraming aanihin, pero walang mag-aani. Di ba, para silang mga tupang walang pastol, naligaw. Di ba, kaya tayo, hindi tayo condemning, nakikita natin yung mga nasa labas. Nagbibisyo, may mga ginagawa, kung mga ano. Ano yung passion natin katulad ni Christ, na paano ba natin sila masasave? Paano ba natin sila masasama sa loob? Amen? Kaya po yun, di ba, ito maganda eh, di ba? Kapag ginawa natin yung maganda, ibig sabihin, magiging successful tayo. Ito, masaya na tayo rito, pero ito pa pinakamaganda ang sinabi ng Panginoong Jesus. Basahin po natin. Ito po, nag-report na po yung 72, bumalik na sila kay Christ. Bumalik ba, nang-aral sila. Sabi ko, sige, dalawa kayo, mang-aral kayo. Huwag kayo magdadala ng supo, di ba, ganito. Huwag na kayo nilim, ganun. Tapos nag-report na sila kay Christ. Sabi nila, masayang-masayang bumalik ang 72. Bumalik na sila, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, inulat nila sa Panginoon, kahit po yung mga demonyo na papasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Next. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Diba? Nakita niya na yung tagumpay, di ba, na nangyari. Tapos next, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Next, ngunit magala kayo, hindi dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong pangalan. Yun yung pinakamaganda. Yung makapagdala ka rito, okay, masaya na, tama, okay yun. Pero ang sabi ni Lord, ang pinaka dapat kang magalak dahil yung iyong pangalan mo nakalista sa aklat ng buhay. Diba? Yun yung pinakamaganda eh. Kasi naging tagumpay yung pangangaral nila. Diba? Sabi nila, dahil napapasunod nila yung masamang espiritu. Ibig sabihin talaga nung nangangaral sila, tagumpay. May mga, marami silang nadadala sa Panginoon. Marami nakakakilala sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi niya, di ba? Nagmagala kayo dahil, hindi dahil dyan. Magala kayo dahil yung pangalan natin, di ba, alam naman natin, merong aklat ng buhay na nakalista ron para pagdating sa langit, pag tinawag ka, di ba? Hanapin pa, no? Jason Tapalya. Wow, number one, no? Hindi pala ikaw yun. May middle initial pala, hindi ikaw yun. Hindi, joke lang. Yung, di ba, yun yung maganda, nakalista yung pangalan mo. Eh, diba, susunod na apelido mo. Eh. Pero hindi naman, tingin ko hindi naman ano ron. Hindi naman ano ron, tawag ito? Yung, natawag yan, yung may surname. Pag sa school, alphabetical order, hindi naman ganun. Hindi ko lang alam kung paano. Pero maganda, di ba, nakasulat yung pangalan mo. Ang hirap nung tinawag na, no? Wala yung pangalan mo. Diba? Kaya sana, yung sasabihin ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Yun ang mahirap. Diba? Kaya ito, mga kapatid, yung pangangaral natin, di ba? Yung mag-invite ka lang, alam na ng Panginoon yun eh. Kasi merong heart ka eh, di ba? Kasi sa pag-invite lang, mahirap nga eh. Di ba? Napakahirap. Pag-invite mo lang, isasama mo sa church, kala nyo ba madali yan, mahirap yan. Kasi hindi ka tatanungin yan eh, saan tayo pupunta? Di ba? Ano ba, ano gagawin natin doon? Eh, minsan, pag mga ano pa, may pagkain ba ron? Baka mamaya maiinip lang ako ron. Pag sinabi, di ba, pag sinabi yung simbahan, ay, ako, ayoko. Di ba, ganun na kagad yan. Kaya hindi lahat, ano. Kaya dito, kailangan talaga, preparasyon po talaga. Preparasyon. Dahil ang kalaban natin, ano po? Ang sabi ng Epeso, ang kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin, ano? Ang demonyo, si Satanas. Yung mga spirit ba, hindi yung flesh. Hindi ito flesh to flesh ang laban.
Ang kalaban natin, hindi mo kasi yun yung umahad lang. Yun yung umahad lang sa atin. Diba? Gagamitin niya yung tao para hindi natin maipanalo. Siyempre, yun naman ang purpose ni Satanas. Diba? Ang layo niya rito, pumatay, manloko, magsinungaling, wasakin ang buhay ng tao. Pero si ang ating Panginoon, hindi po yun ang layunin. Tayo po ay maligtas na. Amen? Hindi tayo po lahat ay tumayo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sana po ay meron po tayong natutunan. At yan lang po ay simula po ng ating paghayo. Sana po ay tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. Malaki yung panalangin nyo. Nakakatulong. Okay yan. Diba? Yung pag-invite po natin. Sama-sama po tayo. Hindi man tayo pare-parehas ang ginagawa, pero isa lang yung purpose ng ginagawa natin. Merong mga nananalangin, merong may nag-i-invite, merong nag-share, at ako po, gagawin ko po yung katungkulan ko para po sa inyo. Amen? Sige, tayo po yung po manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Diyos Ama sa langit na may likha ng langit at lupa, kami po yung nagpapasalamat sa hapong ito. Lord, isang napakalaking oportunidad, Panginoon, na ako'y gamitin mo, Panginoon, muli sa iyong mga salita na maibahagi sa mga disciples mo, Panginoon, sa Salt and Light Church, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat kami na narito. Nawa, O Diyos, yung aming layunin, yung nais naming marating, Lord. Unang-una, yung mga mahal namin sa buhay ay maipanalo namin kay Kristo. Lord, nawa, yung katangiang ibinigay mo, Lord, doon sa 72, Panginoon, na iyong mga alagad na pinahayo mo, nawa, taglayin din nawa po ng bawat isa sa amin. Lord, I believe, Lord, kami, Panginoon, ipagagamit namin yung aming sarili. Lord, iba-iba man yung aming gagawin, Panginoon, pero isa lang yung aming layunin na kami ay makapagpanalo ng mga kaluluwa kay Kristo. Madala namin, Lord, yung mga mahal namin sa buhay, yung aming nanay, tatay, asawa, Lord, yung aming kaibigan, kasamaan sa trabaho, kapitbahay, Panginoon, yung aming tito, tita, lolo at lola, yung aming mga pinsan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Samahan mo kami, Panginoon, katulad ng sinabi mo, Lord, sa aklat ng mga Mateo 28:20, Panginoon, nasasamahan mo kami, Panginoon, hanggang sa dulo ng panahon, Panginoon. Samahan mo nga po kami, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na ang kaaway, Panginoon. Lord, kung isa po, Panginoon, kung kami, Lord, gumagawa ng mga plano, gumagawa kami ng mga pamamaraan, alam namin, Lord, si Satanas ay magaling din mag-istratehiya, Panginoon. Alam namin, Lord, magaling din siyang gumawa ng paraan, pero alam namin, O Diyos, na hindi siya magtatagumpay dahil kayo po, Lord, yung kasama namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Lord, na gagawin namin yung lahat ng mga ito, Panginoon. Lord, sa March 5, Panginoon, dadali namin, Lord, yung mga pangalan, Panginoon, na kami inilista namin ng mga mahal namin sa buhay o kakilala namin dito, Panginoon, upang ma-share ng Word of God, Panginoon. O Lord, kahit hindi pa dumating yung araw na yan, Lord, sila'y maimbita na, Panginoon, sa aming mga cell group, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga taong iyang, Panginoon, ng mga unchurched people, Panginoon, mga unsaved people, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na maranasan din nila, Lord, yung nararanasan namin ngayon. Hallelujah. Thank you, Holy Father. At sa gahapon din po ito, Ama, muli ako'y humihiling, Panginoon, mula diyan sa iyong trono, Panginoon, sa kalangitan, O Diyos, Ama, humihiling kami ng iyong basbas, O Diyos, muli, Panginoon, ang iyong masaganang pag-ibig, ibuhos mo, Lord, sa bawat isa sa amin. Lord, upang sa araw-araw ng aming mga buhay, O Diyos, ito, Panginoon, ay ma-i-apply, Lord, maramdaman namin ang iyong pag-ibig, Panginoon, at ma-i-apply namin to, Lord, sa mga tao na aming makakasalamuha, O Diyos. Lord, ang iyong kamay nawa, Lord, ang iyong provision, Panginoon, na yung aming mga trabaho maging matatag, Panginoon, yung aming mga negosyo, Panginoon, tulungan mo, Lord, na maging matagumpay, O Diyos. At Lord, yung mga walang trabaho, Lord, mabigyan mo ng mga trabaho, Panginoon. Yung mga nagtatrabaho, ma-promote sa kanilang mga trabaho, mag-increase yung kanilang salary, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga bahagay na yan, Lord, ay inihiling namin mula sa inyo, Diyos. Ang iyong kamay rin, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat, magbigay ng proteksyon, Lord, sa araw-araw namin ginagawa.
sa trabaho, sa eskwelahan, sa tahanan, sa aming mga pagninegosyo, Panginoon. Hallelujah. At Lord, nawa ang iyong kagalingan, Panginoon, ang iyong kamangyarihan sa pagpapagaling, Panginoon, bilang aming dakilang manggagamot, Lord, at naway maigawad, Lord, sa lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, ang iyong kapayapaan, ang espiritu ng kapayapaan, Panginoon, ang patuloy na maipagkaloob mo sa amin upang ang aming tahanan ay nandun, Panginoon, ng kapayapaan, walang mga anggiinggitan, Panginoon, walang anumang mga away, Panginoon, walang anumang mga bagay na makakapaghiwalay, makakapagkaroon ng alitan, Panginoon, sa tahanan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming maraming salamat, O Diyos, ang lahat ng iyang Panginoon. Sa umhapong ito, Lord, ay inaangkin na namin, Lord, na itinugon mo na, Panginoon. Maraming salamat sa inyong papuri, pagluwalhati at pagdakila, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.